si nandito na kaya nang tumayo mag-isa dahil sa sobrang dumi. Tulog ba ang inaanak ko? Tulog siya. Medyo antukin siya nitong nakaraan. Pagod na pagod siya pag uwi niya galing sa pagtitinda. Mabuti na lang at lumaki siyang mabait na bata. Ay, tanda ko ang sinabi ni Chito dati. Puputi raw ang buhok mo kay nandito. Para siyang ginto, kumpadre. Napakabuti niyang bata. Pero nababahala ako tuwing nagre-reklamo siya na mahirap ang buhay. Hindi niya matanggap yun. Hindi yun mabuti para sa kanya. Madalas siya parang nangangarap ng gising. Mataas nga ang pangarap niya. Ganun na nga. Gusto niya na marangyang buhay. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yun. Ay, siyempre. Siguradong hindi sa'yo, kumare. Talagang hindi. Totoo. Alam ko namang mahirap ako. O baka nakuha niya sa papa niya? O baka sa tunay niyang ina? O nga pala. Tungkol kan, kumare. Kailan mo sasabihin kay nandito ang totoo? Hi, Aling Lupe. Kasama ba ni Tita ang mga kaibigan niya? Oo, Maria. At mukhang wala pa silang balak magsiuwi. Lalabas ka ba? Oo, Aling Lupe. Kailangan kong lumabas. Kahit ayoko, pag naaalala kong anak ko, hindi ko mapigilan ang sarili ko na hanapin siya. Ilang taon ko na rin ginagawa ang bagay na to. O sige, sasamahan na kita. Ay, salamat, Aling Lupe. Lahat kayo ang babait ninyo. Si Dito Fernando, si Senyora Victoria. Si Luis Fernando, hindi na niya ako binigyan ng dahilan para magalit. Sina Felipa, Urbano, si Tita. Ay, maliba na lang kay Carlota. Ay, hindi mo talaga mababago ang balahibo ng hyena. Hindi ko alam kung ba't hanggang ngayon nandito pa rin siya. Pero maniniwala ka bang pag nawala siya rito, mamimiss ko siya? Para bang siya yung nakakainis na parte ng buhay natin, na nakasanayan na natin. Sinabi mo pa, pero mas mabuti kung wala siya at nang tahimik lahat. Kahit marami siyang nagagawang kapalpakan araw-araw, pero lagi pa rin natin siyang napapatawad. O sige, umalis na tayo, Aling Lupe. Sa likod na tayo dumaan. Ayoko makaabala pa tayo sa party. Ay, Maria, sana swertihin ka't mahanap mo na siya. Ay, alam mo, Aling Lupe, napakalakas ng kutob ko ngayon na posible kong makita ngayon ng babaeng yun. Alam mo, wala talaga akong lakas ng loob. Ay, 20 beses kong sinubukang gawin. Pero sakaling dumating ang oras na yon, sasabihin ko ang tungkol sa mga magulang niya. Sa ngayon, wala akong tapang. Oo nga, pero balang araw kailangan mo nang sabihin ang totoo. Tama ka. Natatakot ako na pag nalaman niya, masaktan siya at hindi niya matanggap yun. Ay, kumadre. Napakasakit talagang isipin na sa buong buhay mo, ang kinilala mong ina at ang minahal mo at nag-aruga sa'yo, ay malalaman mo sa uli na hindi pala siya ang tunay mong ina. Hindi mo na kailangang sabihin niya. Pero isa lang ang sigurado. Magpapalain ka ng Diyos sa ginawa mo at sa mga hirap mo sa pagpapalaki sa kanya. Alam mo, malaking na itulong mo at hindi rin naging pabigat sa akin ang bata. Kung hindi dahil sa kanya, baka nasa mental hospital na ako. Kung minsan, pag nakikita ko siyang nagtitiis sa pagtatrabaho, nasasabi ko, buti pang itapon mo na ako sa mental hospital para mag-isa ka na lang. Hindi mo na ako kailangang isipin. Problema lang ako. Dahil dito sa kalagayan ko, bigla na lang siyang sasama ang loob sa akin. Tapos tatahimik siya. At biglang papatak ang luha sa mata niya. Pero totoo ang sinabi ko. Pagbigat lang ako sa buhay niya, Vera. Hindi totoo yan, Agripina. Naging mabuti kang ina kay nandito. Kahit na may sakit ka, mayroon kang rayuma, kaya mong ipagluto siya at asikasuhin dahil mahal mo siya. Isa kang mabuting ina, kumadre. Nabubuhay ako para sa kanya. Para lang sa kanya. At pagsisilbihan ko siya hanggang sa huli kong hininga. Nando! Nako, pag pinabayaan ko siya, matutulog na siya hanggang bukas. Nandito. Nandito, anak. Pumangong ka na dyan, anak. Alas tres na. Sabi mo, gisingin kita ng ganitong oras. Ay. Pakiramdam ko parang hindi ako nakatulog. Ay, mukhang pagod na pagod ka, Nando. Opo, Ninong. Napagod ako kanina. Alam ko na. Uminom ka ng gatas. Pagkatapos mo uminom nito, lalakas ang katawan mo. Sige, ma.
Magtitinda na po ulit ako kasi kukunti lang ang nabenta ko kanina. Ayokong kapusin tayo. Alam mo, Nando, bakit hindi ka kaya maghanap ng regular na trabaho? Sinubukan niya na maghanap pero wala siyang nakita. Gusto ko po ng regular na trabaho, ng matinong pagkakakitaan. Pero ang gusto nila ay nakatapos ang pag-aaral. Ay, bakit kasi binigyan ako ng Diyos ng ganitong klaseng karamdaman? Napilitan ka patuloy na magtrabaho at tumigil sa pag-aaral mo, anak. Pero hindi po ako nawawala ng pag-asa na makapag-aral ulit ako, Mama. Kapag bumuti na ang sitwasyon natin, mag-aaral ulit ako. Kapag bumuti na raw ang sitwasyon, siguro kapag kaya ko nang mag-roller skates, tama? Hindi, ano ba kayo, Ma? Darating ang panahon na isasakay ko kayo sa isang napakagarang kotse. Siyempre, kayo rin po, Ninong. Pati na si Ninang Tonya, na sobrang bait kay Mama. Pati na rin sa akin. Huwag kang mangarap ng sobra nandito. Makontento ka kung anong meron tayo. Hindi, Ma. Hindi po ako kontento. Gusto ko pong maging mayaman. Gusto kong baguhin ang buhay ko. Siguradong magbabago ang lahat. Ito yung tsokolating paborito ni Tita. Hindi ka ba titigil sa paghanap, Maria? Ay, may isang oras pa tayo para mag-anap. Ayos lang, wala namang problema. Hindi ito ang lugar na pupuntahan niya, pero pwedeng pumunta siya rito para magbenta ng paninda niya. Ay, pero ilang taon nang nakalipas, hindi ko alam kung buhay pa siya ngayon. Hindi ka pwedeng mawala ng pag-asa. Pag-alis natin sa bahay kanina, ang laki ng pag-asa ko na makikita ko siya, pero ngayon biglang nawalan ako ng pag-asa. Tayo na, Aling Lupe. Tayo na, Maria. Salamat ulit. Ingat po kayo. Ma'am, ma'am, swerte po ang mga numero ko. Bili na kayo kahit isa lang. Alam niyo kung ikakasal ako, dapat mapangasawa ko kagaya ng daddy ko. Sinasabi ka pa tungkol sa akin? Wala po. Sinasabi ko lang kay Lola na pag kinasal ako, ang gusto ko mapangasawa ay gaya mo. Maganda naman pala ang sinabi niya. Ayoko talaga ng tatrabaho ka sa gabi, anak. Ano bang gagawin ko para makumbinsi ka? Ma, sa sitwasyon natin ngayon, kailangan magtrabaho araw at aray, gabi. Aray. Isa pa, maraming nanunood ng play pag gabi at pagkakataon ko na po yun. Mas maraming benta pag gabi. May paparating na sasakyan, Agrippina! Sumabi ka! Agrippina! Natatandaan niyo po ba ako? Anak niyo po siya. Malaki na po pala. At napakaganda po niya. Maganda siya kagaya niyo. Maraming salamat. Wala ano bang kailangan mo? Ang kapal ng mukha niya, Daddy. Isipin mo, ang lakas ng loob niyang bustusin ako. Pati na rin si Mami. Pero, Tita. Turuan kita kung paano gumana. Huwag, Luis Fernando, huwag.